basta okay nagbabalik para naman sa Baguio travel namin, ha? Kasi hindi ko to na-share. Ito yung mga sinishare ko ngayon is hindi ko masyadong na-share sa inyo sa vlog kasi busy ako mag-vlog doon. Pakita lang ko ano meron. But ito yung mga hindi ko nabanggit na pinuntahan namin masyado or hindi lahat kasi na vlog ko doon. Hindi ko rin nasabi sa inyo kung magkano yung mga nagastos doon na kapag sa fair nila ganyan. But anyway guys, nagkotse kami guys and then nagpa full tank kami ng 1.8 tas pabalik nagpa gas ulit kami ng 1,000. Bali 2,800 yung kotse namin or yung gas namin guys. Yun, ang nagas namin sa gas is para 2,800. Ang nagas namin sa gas is 2,800. Tapos guys, after noon dapat papunta pa lang ang nakonsum lang talaga namin gas is sobrang kalahati lang dun sa full tank. Tapos nag-stop kami sa Baguio, hindi namin siya ginamit for 3 days and 2 nights hindi namin siya nagamit kasi doon lang kami sa hotel and then nag-taxi-taxi lang kami. So before anything else guys, kaya kami napag-gas ulit kami ng pabalik ng 1,000 para lang sure sa T-Plex na yata kami nagpag-gas noon. Dahil sa Cannon Road, hindi namin napansin. At hindi rin kasi ganun kalaki yung ano nila, yung signage nila na sarado pala. So, parang naka 1/3 na kami sa Cannon Road. Tsaka lang kami in-stop ng mga sundalo doon na sarado daw yung Cannon Road. So, ang nangyari, umakyat ulit kami. Imagine yung gas noon, yung force noon. Kasi paakyat, okay lang sana kung pababa. Nag-Marcos Highway kami. But okay lang naman kasi na-experience namin yung clouds doon na parang yung 11:30 AM to 12 nasa Marcos Highway kami. Ang dilim, parang magpa 5:30 to 6 PM na dito. Tapos naramdaman namin mismo close to close, face to face yung clouds, yung mga ganun ba na hindi mo kayang bayaran na experience yun. Kasi tuwan-tuwa rin yung anak namin. And then yun, kaya kami na pag-gas. And then after nun, nung nasa hotel na kami, nagstay, nag-taxi-taxi kami kasi una-una hindi namin kabisado. For sure kung kotse ginamit namin doon, hindi kami sanay sa pataasan, ganyan. Siguro kulang na kulang yung gas mo, siguro kailangan mo ulit mag-full tank kapag ginamit mo siya ng 3 days doon, tapos kailangan mo ulit magpagas kapag pauwi. So, mas magastos din. So, ang ginawa namin, nagpark kami kung saan kami nagstay na hotel doon. Yung hotel na pinagstayan namin, nakalimutan ko yung hotel, but ilalagay ko na lang dito yung name ng hotel, guys. Tapos, ang ginastos namin sa hotel is parang nasa 5-2 kasi tatlo kami, tapos isang bata. Yung breakfast nila doon is normal na breakfast na rice. Kaya lang, hindi ko siya mare-recommend masyado kung vlogger kayo or vlogger, ganyan. Kasi wala siyang wifi, hindi abot sa room. Tapos, kailangan niyang bumili ng sarili niyang tubig. Kasi yung tubig nila doon is lasang, hindi siya mineral kahit na nasa, anuhan siya, dispenser siya. Tapos, although malinis naman yung room, kaya lang, sakto lang, hindi ko siya masyadong, parang kung sa 10 out, hindi ko siya mabibigyan ng 10 out of 10, parang 6 out of 10. Kasi una, okay naman yung mga tao, friendly, but yung service kasi medyo sakto lang siya and yung wifi kasi kailangan talaga natin ng wifi sa panahon ngayon, diba? But anyway, yon yung mga taxi doon papunta from the hotel, parang 1.3 kilometers to 1.5 kilometers from the hotel to Burnham Park. Sa Burnham Park, guys, tawag dito, yung mga tricycle, yung mga bike doon na nire-rent is parang nasa 200 pesos siya per hour. Okay na rin kasi meron yung family, pang family na kayo na pwede kayong magbike together. Tapos meron din silang 100 pesos para sa single lang ng mga pangbata, parang ka-age lang ni Hugo. Ganun lang siya. Ganun lang yung mga bayad niya. Tapos pwede mong palitan kapag nagsawa ka na sa isa. Basta within 1 hour, pwede mo siyang gamitin lahat na nandoon yung mga available na bike nila doon. Tapos, yung mga food, masarap itry nyo yung ice cream doon pag pumunta kayo or pag bumalik kayo doon ako ninyo pa natatry. And then, may kinainan din kami, sikat na kinainan doon. Ilalagay ko na lang ulit dito, nakalimutan ko kasi kung anong resto yon. And then, after noon, pumunta kami ng Mines View. Sa Mines View, guys, grabe, nabudol kami ng, ano doon,
ng mga pag-picture-picture na, alam niyo yun, akala ko parang ano lang siya, kasi hindi namin agad napansin, na-excite kasi kami, di ba? So, akala namin, nasanay kasi kami na parang donation lang doon. Yun pala, per picture, 50 pesos. Pag family kayo, another 50 pesos. Pag inulit mo ulit, 50 pesos. Kapag nag-picture ko ulit, nag-iba ka ng 50 pesos. So, naka 200 yata kami doon. Parang, magkano po? Ay, 200. Parang, okay na pala yun. Ganun. Hindi nila sasabihin, na 50 pesos lang po per ano. Wala. Kapag na umupo ka na doon, pag nag-picture ka, 50 pesos na yun. Tapos kapag may sumama, family mo, 50 pesos. Ganun siya. Tapos, masarap. Masarap din lang doon yung parang mga pusit na inihaw nila. Tapos yung mga tagta 20 pesos na corn, and then mga pang walis, mga tagta 200 pesos, ganyan. Yung mga food naman is affordable din. Kung matyaga kayo, pwede pa kayong maghanap-hanap ng mga food dun sa may bastang parang market-market nila. Nung gabi, hindi na kami nakapag-night market dun kasi unang-una, bawal pala ang bata. Hindi rin kami nag-take ng risk kasi grabe talaga yung tao. For safety na lang din and para makapagpahinga para kinabukasan is, alam yun, may energy pa. May energy pa, guys. So, pumunta rin kami dun sa may, ano ba ang tawag dun? Parang may park na may horse na talagang sasakay ka. Sumakay si Yugo tsaka si Daddy. Parang naka 200 pesos din siya per hour or for 1 hour. So, sabi namin, yung pa-picture namin sana doon na lang namin ginastos. Pwede ka pang mag 2 hours mag-horsey-horsey doon, ba diba? So, pag-isipan nyo, guys, kasi meron din nagpaparent sila ng kabayo doon. 200 to 250 pesos, unlimited picture ka na at makakasakay ka pa compared doon sa mga iba na sa Mines View na grabe talaga. Bawat picture mo 50 pesos. Sabi nga namin, hala, sana pala ganun na lang ginawa natin. Na nag-rent na lang. Meron din namang mga pink horse doon. May mga, ang kaganda naman ng mga horse doon. So, dapat kung makakatipid ka rin talaga. Tapos, kung gusto mo, hindi lang kami nakapag-picture sa may mga park, sa may yung pinagsistayan ng presidente kapag gano'n. Parang mansion-mansion. Hindi kami nakapagpa-picture doon. Kasi, gabi na kami. Dahil nga, pumunta kami ng Mines View. Yun yata yung parang last day namin. Ayun, yun lang naman yung pinaggagawa namin doon. And sa food, marami kayong pwede kayong maglakad-lakad doon. Sobrang dami at mga affordable. 100 to 200 ang dami na, guys. Tapos, pangapasalubong. And then, mga coffee. Mura doon yung mga kape. And then, ano pa ba, yung mga pasalubong. Kaya lang, nagkamali lang kami. Doon kami bumili sa may market nila. Sa may mismong city, doon sa may Burnham Park. Mas maraming... Quiet you go. Mas marami sa Mines View na mas mura. Tsaka doon, dikit-dikit talaga. Kung hindi naman kayo nagmamadali, punta na lang kayo ng Mines View. Tapos, yung mga... Pumunta rin kami sa Christmas Village. Grabe, yung Christmas Village, kailangan syempre may vaccination card ka. Kailangan meron kang ano, parang sa triage nila, parang ganon. May parang permit ka na safe ka, etc. Kung saan ka nagsistay, papakita mo lang. And then, ang fee doon is parang 70 pesos or 100 isang tao. Tapos yung bata, parang half lang siya. Tapos parang akala mo sa picture snow siya, pero sa totoong buhay, bubbles lang siya. So, make sure na may pamalit kayo or extra kayong damit. Kasi pag pumunta yung bubble sa inyo, grabe, basang-basang-basa. Kasi yung camera ko nga, basang-basa yan. Pero buti na lang na ano ko siya eh. Na-save ko pa. At okay naman siya. Kasi bubbles lang naman siya. Tapos basta. Pero ang ganda sa picture, akala mo talaga nagsusnow yun. Maganda. Tapos parang pag 6 to 7 p.m. meron silang show. Parang about kay God. Kasi nga Christmas, diba? And then, meron doon ang sarap ng cocoa drink nila doon. Hindi ko alam, parang nasa 70 pesos yata. Isang order, 50 to 70 pesos. Try nyo yun. Ang sarap din yun kapag punta kayo ng December. Tapos, ayun. Marami namang activities na pwede kang magawa doon. Tapos, affordable lang. Nasa sayo naman yan, guys. Kung anong trip mo eh. But, must try talaga pumunta. Syempre, yung mga kilalang place doon, like Burnham. Kasi, mag-enjoy. Doon kami talaga nag-enjoy, guys, sa Burnham Park. Dahil, si Hugo, sobrang nag-bike siya mag-isa doon. Tapos, kami dalawa ni Daddy. Tapos, doon namin siya nakita na parang ang laki na ni Hugo na very independent na nagbabike-bike siya. Marunong siyang umiwas-iwas. Ayun, yun lang naman. And then, kung gusto nyo, meron din naman yatang sabi ha. May friend ko kasi na bago, week before,
week after nilang pumunta, pumunta kami. Doon sila nagstay mismo sa may Burnham Park. Doon lang sa gilid ng, ako parang condo siya, pero mas maganda daw yata pag doon ka nagsistay kasi mas mataas, mas malamig. Sa amin kasi yung hotel, sakto lang, paglabas mo malamig, pero mas malamig daw talaga yung week na pumunta sila tapos sa Burnham Park sila kasi parang medyo mataas. Marami, marami na kayo makikita. And sa Facebook, guys, may mga group doon na nagpaparent sa Baguio, mas okay na magpa, ano na kayo doon, magpa book kayo or sa mga hotel, mas safe din for safety, for security purposes din talaga. Mas okay yung mga kilalang hotel din talaga. Ako ngayon na nagkaanak na kami, mas parang okay na lang magbayad ng pag-ipunan na lang na medyo magbayad ng sobra. At least yung safety mo naman. Kasi diba, ngayon naiisip ko kasi pag transient, ganyan. Dati nagtitake pa kami ng risk. Sobrang layo na napuntahan namin dun from the city, from the city ng Baguio, may pinagstayan kami doon, although 300 lang siya per night, pero sobrang layo, talaga gagastos ka talaga ng taxi talaga yung ano, yung babayaran mo, pero yung risk na syempre, na hindi mo naman kilala yung mga tao doon, although mababait naman sila, at safe naman daw sa Baguio, kasi maraming CCTV, ang kaya namin nalaman na safe doon, dahil yung sabi ng taxi driver, kapag naglumabas ka ng bahay, wala kang mask, kahit maglaba ka lang, magwalis ka doon, huhulihin ka talaga, so nakikita nila bawat yata, ano, may CCTV, but syempre, pag nanay ka na, medyo praning-praning ka na, di ba may kasama kang anak, so sabi ko, ako, as much as possible, sabi rin ni Daddy, kapag magta-travel kami, pag-ipunan na lang natin yung comfort, una-una, security rin siya kayong comfort, guys. Kasi, kapag sa hotel, ano na, I mean, kompleto na, ganyan. So, tsaka yung safety mo, kasi pag sa mga transit-transit, diba, meron silang mga, syempre, may doubling mga lock din sila. Yung masabi, yung mga ganun ba lang sa panahon ngayon. So, pero walang masama dyan, guys. Basta, importante yung mga transient house or mga condo. Magaganda yung review ng mga nakapunta na talaga nakilala nyo. Kasi mahirap na maraming scammer ngayon. So, make sure lang na ganun, guys. Walang masama kasi kung saan tayo makakatipid. But make sure lang na para aware yan lahat na kailangan as much as possible yung pagsistayan nyo is magaganda na yung feedback, maganda yung review, or may kakilala na kayo na nakapag-stay doon. Kasi for security purposes. Kasi pag nanay ka na, iba na yung isip mo, masyado ng advance, tapos syempre may kasama kang bata. So, ayun lang guys, yun lang talaga. Kaya hindi ko rin masisisi yung iba na akala natin na, ay, meron nang mga affordable, bakit doon pa sila, sayang lang yan. Hindi natin sila masisisi, respect natin yan. Kasi kung gusto talaga nila ng comfort, ng privacy rin, security, magaling security ng pagsistayan mo, why not? Kasi, di ba? Yun, tsaka kaya naman, tsaka guys, kaya naman pag-ipunan yan, pagtrabahuhan yan, guys, diba? So, huwag tayong mga hinahin, lalo kapag nagta-travel tayo, memories, kasi hindi mo talaga kayang bayaran. Ang pera, kayang kitain, pero yung memories talaga, ang sarap balikan at yung experience at, alam mo yun, yung anak mo masaya. So, ayun lang, guys, hindi talaga, walang katumbas yan ng any amount ng pera, guys, kapag talagang nag-i-invest ka sa memories. Di bali nang wala ka masyadong magarbong gamit, ganyan, bonus na lang talaga yon kung nagagawa mo lahat. But, di ba, sa totoong buhay, bonus na lang na nakaka-enjoy ka ng life, but mag-invest ka talaga sa memories, sana kapag may anak ka na. At, o kaya, pag wala pang anak, enjoy, travel the world, ganyan. So, ngayon lang namin na-realize talaga yan. But, ayun, di pa naman huli ang lahat. Ngayon is mas ma-enjoy naman kasi may anak na. So, yun lang naman ma-share ko. Ang dami ko na nasabi na naman, but about sa Baguio lang naman. But yun nga, enjoy lang yung life. And yun, walang masamang mag-enjoy, guys, basta wala kayo na abalang tao, di ba? And invest sa memories and time talaga with the family. Ayun lang, yun lang naman masabi ko sa video na to about sa Baguio. And then, ano, afternoon, ano ba ginawa namin? Nag-lunch na lang kami somewhere yata kasi nag-breakfast na kami noon. Lunch, binrienda na lang kami sa mga stopover. And then, afternoon, pahinga na. So, yun lang. Ang next video ko naman is about sa Palawan namin. After nitong video, abangan nyo na lang, guys. And thank you so much, guys, for watching. And God bless. Bye, guys!